Magandang araw sa aking mga taga-subaybay. Na ito naman po ako. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa maayos kayong kalagayan saan mang dako ng mundo kayo naroroon. Katulad ko na isang OFW. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo is tungkol sa paano tayo makakaiwas sa inggit na hindi tayo maiinggit sa ating kapwa, sa tagumpay ng ating kapwa. Paano natin maiiwasan? Kasi kadalasan, pag meron tayong nakikita na kakilala, kapamilya, kaibigan, o ibang tao, nakikita natin na gumiginhawa yung buhay, nag-iisip tayo ng hindi maganda sa kanila. Gusto natin hatakin pababa. Paano natin ito maiiwasan? Isipin po natin na kung nakakaangat yung ating kapwa, nakikita natin na umaayos yung kanyang pamumuhay, dapat po tayo ay matuwa sa mga ganong tao at gawin nating inspirasyon sila. Huwag nating kaingitan kasi hindi natin alam kung ano yung kanyang mga ginagawa, mga pamamaraan niya, pagsisikap upang guminhawa ang kanyang pamumuhay. Huwag natin silang hatakin pababa. Sa halip, gawin natin silang inspirasyon upang tayo ay mamotivate. Kasi kadalasan, karamihan in reality, sa mga tao, kunti lang nakita lang nila na medyo nakakaraos yung tao, yung kakilala nila, medyo nag-iisip na sila ng masama, nagagawa nila ng masama. Pinag-uusapan, ganun, madalas. Ganyan yung nangyayari. In reality po. Pero hindi po dapat ganun ang ating ginagawa. Dapat, ang magandang behavior ng isang tao, kapag nakikita natin na gumiginhawa ang buhay ng ating kapwa, dapat tayo ay matuwa. Ipagdasal natin na maging maayos na ang kanyang pamumuhay. Continuous. Pagka ganyan po yung ginagawa natin, maganda yung babalik sa atin. Pagpapala din po yung babalik sa atin kapag tayo ay nananalangin o nagwiwis sa ating kapwa ng maganda. Subalit, kung ang sinasabi natin sa ating kapwa ay dahil ay pangit dahil tayo ay naiinggit o sa kanyang sitwasyon, hindi rin po maganda yung babalik sa atin. Ganyan lang po yung rules ng universe. Kung ano yung ibinibigay mo sa kapwa mo, yun yung babalik sa'yo. Kaya mas mainam na excuse me, mabuti yung ating sasabihin sa ating kapwa. Kasi hindi po natin alam, nagsisika po yung tao, bakit siya ay nakakaraos sa buhay. Kasi po, pag tayo nakapokus sa success ng iba, nakakalimutan natin yung ating sarili, yung paglago ng ating sarili. Nakakalimutan natin na palaguin. We are created unique na may kanya-kanyang ability na dapat nating explore, linangin. Kapag tayo sa ating kapwa nakapokus, malamang po talaga yung inggit, yung pong nasa isip natin. Kapag tayo naiinggit, nasasaktan din tayo, naaapektuhan din yung ating sarili. Kasi na
yung meron tayong nararamdaman inside in our heart, sa ating isip, sa ating puso, na hindi maganda, na nakakapagpabagabag sa ating buhay. Mas mainam po kung meron tayong nakikitang maganda sa iba, mag-focus tayo sa ating sarili. Papaano natin palalaguin ang ating sarili? Papaano natin maaabot kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay? Kasi pag sa iba tayo nakapokus, nawawalan tayo ng tiwala sa ating sariling kakayanan. Dahil sa iba tayo nakatingin. Na hindi dapat ganun. Di po ba? Dapat sa ating sarili tayo mag-focus para maiwasan natin yung inggit sa ating kapwa. Dapat ang ating motto, kung kaya nila, kaya ko rin. Siyempre, kailangan sasamahan nyo ng gawa para kung ano man yung inyong nakikitang maganda sa kapwa, maabot nyo rin. Gawin nyo lang inspirasyon ang tagumpay ng iba. Pero huwag nyong hahatakin pababa, kasi pag tayo naiinggit, naggagawa natin ng masama. Nakakagawa tayo ng masama sa ating kapwa dahil naiinggit tayo. Ibo ba? Para maiwasan natin, focus tayo sa ating sarili. Focus tayo sa sarili nating paglago. Paano natin mapapalago yung ating kakayahan na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Hindi lang natin nakikita dahil kung ano yung kakayahan natin dahil nakapokus tayo sa iba. Yun lang po, napakasimple lang sa buhay. Mag-focus tayo sa ating sarili para tayo lumago. Huwag sa tagumpay ng iba, kundi sa ating tagumpay. Yun dun sa kakayanan natin, kung ano yung kaya nating gawin. Di po ba? Yun lang po, maikling advice. At maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Amang may likha. Sa Kanya lang po tayo magtiwala. Samahan natin ang gawa. At tiyak ang balik niyan ay pagpapala. Thank you!